isang mapagpalang linggo po. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald. At patuloy po, ang panalangin namin ay nasa mabuti kayong kalagayan, masaya, malusog, at ligtas ang inyong pamilya. Sa linggo pong ito, sa pagsisimula ng Mayo, magpapasimula po tayo ng panibagong teaching series. At nakikita niyo po sa aking background, no? Yung series na yon. At ito'y may kinalaman sa kung paano binago ni Lord yung buhay ng mga tao at paano niya binabago tayo, no? Kapag tayo ay nagkakaroon ng matinding encounter sa Kanya. Kaya ang topic po ng series natin ay Touched by Jesus. Ang mensahe po namin sa series na ito basically is this. Kapag po kayo nahihipo at truly na-encounter nyo si Jesus, you would never be the same again. Alam nyo, itong pandemya na ito ay sumusubok talaga ng ating pananampalataya. Sa aking mga kaibigan sa ministeryo, marami na akong balita na nasasagap na maraming hindi na dumadalo, kahit online, hindi na nagpapakita, nagpaparamdam. Pero ang aking pong panalangin na pansamantala lang yung kanilang pagiging inactive sa church. Dahil alam nyo, sa buhay na ito, kung wala pa ho kayong kapit sa Panginoon, wala kayo sa Panginoon, mas mahihirapan po kayo. Let me share the slides so that we can start this teaching series. Ayan. So, Touched by Jesus. Alam nyo, marami sa atin kilala si Jesus. By name, by text, nababasa sa Bible, no? Pero ang tanong, kilala ba natin talaga si Jesus personally? So yan po ang ating pag-aaralan sa series na ito. Dahil kapag ho tayo na hipo ng kapangyarihan ng Diyos, as I said, we would never be the same again. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Salamat Ama sa iyong biyaya. Ano man Panginoon, yung aming mga kasakitan, ano man yung aming mga pinanggagalingan na kalagayan sa buhay, nakikita mo kami, Panginoon. At ang aking dalangin sa pamamagitan ng katuruan na ito, mula sa iyong salita, mabago ang aming buhay, pananaw, at pakikipagrelasyon sa inyo for the better, Lord, sa ikabubuti ng aming relasyon sa inyo. At sa lahat ng ito, magamit mo kami para makakilala rin sa iba, ang iba. Paano mo kami minamahal? Paano mo kami, Panginoon, inaaruga sa bawat araw, bawat sandali na aming buhay? Salamat Ama, samahan mo kay Banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan. Salamat Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po muna natin ang Revelation chapter 12, no? Because I really like this verse to testify to the message of our series. Sabi dito, "Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night has been hurled down." Sino to? Ang kaaway. "They overcame him by the blood of the Lamb." No? Si Lord John. Nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. "And by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death." Two things po. Ang pagtatagumpay po sa buhay na ito, ay kailangan natin ang tulong at kaligtasan ng Panginoon, the blood of the Lamb. Because that's the only way we can truly testify to the world that we are indeed children of God, saved by His grace. At lahat po ay kailangan nakatungtong sa katotohanan na siya lang po talaga ang kukontrol ng ating buhay. So magsisimula po tayo sa isang tagpo sa Biblia, no? Na magsasabi sa atin,
na walang makakapuno ng ating mga kauhawan kundi ang Panginoon. Kaya I entitle this, Are You Thirsty? Kayo po ba'y nauuhaw? Alam nyo, pagkauhaw, may iba-ibang level daw yan. At iba-ibang dimension. Hindi lang to physical na kauhawan, kundi maging spiritual, emotional, at kung ano-ano pa. Let's start with the story of the Samaritan woman at ang kanyang encounter sa Panginoon. We can find that in John chapter 4. Let's read this. Mahaba-haba lang po, pero kailangan po natin maunawaan ang konteksto para mas maunawaan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. So, ang context po natin, si Jesus ay galing sa Judea. Nag-minister siya doon at nagkaroon ng alingas-ngas. No? Siguro, he disturbed the political order. Kaya ang kanyang desisyon, well, umakit siya pataas kasi ang Judea po ay nasa baba. Okay? At kung pupunta ka ng Galilee, maaring daanan mo yung bayan ng Samaria. At historically speaking, mga kapatid, ang Samaria ay hindi friendly sa mga Hudyo. Ganun din, ang mga Hudyo, hindi sila friendly sa mga Samaritano, Samaritana. Okay? Minabuti ni Lord na dumaan dyan, drop by, at nandyan kasi sa lugar na yan, ang tinatawag na Jacob's Well. Well, ito na ngayon ang tsura ng Jacob's Well. No? Well, sa Old Testament, if you will read in the book of Genesis, ito yung ginawa ni Jacob para sa flock, no? Ng kanyang mga ano, mga inaalaga ang hayop. At sinasabi nila na ito ay napakalalim. Kaya ituturo itong historical site ngayon. Okay, so diyan naupo si Jesus. So imagine nyo, kausap ni Jesus ang isang Samaritana. At sa tapong ito, marami silang ituturo sa atin, no? Itong interaction nila. Okay, let's continue. It was about the sixth hour. When you say sixth hour, that would be about noon. No? Kasi nagsisimula ang oras ng mga Hudyo sa first hour, 6 a.m. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. So, iniwan si Lord at naiwan siya doon. At ang nakausap ni Lord ngayon ay yung nag-iigib ng tubig. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" So nakita niyo na yung eksena dito. For Jews do not associate with Samaritans. Kaya nga, isa sa mga panuya kay Jesus, no? Para hindi siya maituring na Hudyo, tinawag mismo siya ng isang Samaritano. Okay? Ang tindi ng animosity, ng racial prejudice, at matindi ang alitan. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks of you or for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Kung alam mo lang, translation, kung sinong humihingi sa iyo, baka lalabas ikaw pa manghihingi sa kanya eventually. So, paraphrase. "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep." Imagine mo, talagang ayaw pagbigyan ng Samaritana. Pwede naman siya magbigay and then siya magsalok. Sabi niya, no, wala kayo pang igib. "Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob who gave us the well and drank from it himself? As did also his sons and his flocks and herds." Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." So, we will discuss that later. Kung ano sinasabi ni Lord John, the stream of living water. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." So,
ang mindset dito ng Samaritana, no, basically nasa literal side. So the Lord was talking of a spiritual water, pero ang perspective ng Samaritana, she was still referring to the physical water. He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." Totoo niyan, wala kang asawa kasi, sabi dito, ang dami mo naging asawa, 5 na. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Well, sa Samaria, inaroon yung Mount Gerizim. Nagtituloy nilang Holy Mountain. Kasi dahil na-discriminate sila ng mga Hudyo, instead of them worshiping in Jerusalem, they established their own temple sa Mount Gerizim." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, but for salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I who speak to you am he." So, pag-aralan natin ito, mga kapatid. Saan nanggagaling ang Samaritana? Isa siyang adulterous woman. Marami siyang kinakasama. At sa simpleng pag-iikip ng tubig, na-encounter niya si Jesus. First point I would like to give you. Alam nyo, may mga pagkakataon, hindi sa mga tagpong may mga lightning and thunder natin na-encounter si Jesus. Kahit sa mga pang-araw-araw nating buhay, kahit sa ating mga simpleng ginagawa, we can have Jesus in our lives. Remember that. Kaya minsan hindi mo mamimit si Lord niya, sabi nila, no, sa simbahan. I once heard a preacher, mas nagtatambay daw madala si Jesus sa mga beer house, diskuhan. Well, may logic doon, no, sinabi ng preacher, kasi nandoon yung mga nalulungkot, nandoon yung mga tao na nangangailangan talaga sa kanya. Well, don't get me wrong on this, no? We do not condone the sinful acts in those places perhaps, but you have to understand that God is omnipresent. Hindi siya kayang limitahan ng ating mga lugar, no? So, ang punto ng preacher na rinig ko, and it struck me, that God would rest on places kung saan siya kailangan. So, kahit sa inyong bahay, sa tindahan ninyo, sa eskwelahan, God can meet you there. If God sees your heart and you long for Him. Okay? First point then, I would like to emphasize. Jesus does not discriminate people. Tandaan niya yan. So, pag hindi nag-discriminate, ano ibig sabihin nun? Hindi ito pinigin si Lord kung ano yung mga naging kahinaan mo, kung ano yung naging nakaraan mo. Well, kung si Jesus ang tatanungin, yore, siya magiging legalistic at holier than daw ang attitude niya, hindi siya makikipag-usap sa isang babae. Because culturally speaking, this you have to know, no? That a rabbi would never initiate conversations with women. Kasi second-class citizens ang mga kababaihan during Jesus' time. Kaya mahirap din sa mga tao paniwalaan, di ba? Ang unang nakakita, nakasaksi ng resurrection ni Lord ay mga kababaihan. Kaya sabi nilang hirap paniwalaan yan. There's a writing in the Jewish, ano, no? Jewish law na sasabi na hindi pwedeng paniwalaan ang testimony ng mga babae. Pero you see this instance? Jesus defied, no? Kumbaga, binali niya ang rule. Hindi issue sa akin kung babae ka. Hindi issue sa akin kung adulterous woman ka. Because I love you and I care for you. Okay? So, ano sabi ni Peter sa Acts chapter 10? Sabi niya, "Then Peter began to speak.
I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear him and do what is right. So, God is no respecter of person. So, ano ibig sabihin nun? Hindi issue kay Lord ang status mo socio-economically, intellectually, lahat tayo mahal ni Jesus. Kaya importante maunawaan ninyo ito, ha, mga kapatid. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mahal na mahal ka ng Panginoon. Okay? At bahagi ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo, kilala ka niya. Kasi siya lumikha sa atin. Jesus knows everything about us. Siguro nagsasabi na si Lord no, ng revelation about dun sa relationship ng adulterous woman. Talagang shock na shock siya. Nasabi ng babae, parang propeta po kayo no, ng manguhula. Ang totoo niya, yung usad ng propeta doon, kung refer to manguhula. At well, hindi manguhula si Jesus because he's the Lord of Lords and the King of Kings. He knows everything. Okay? So ano yung sabihin nito? By implication, you know people who know you. At napapalapit kayo sa mga taong nag-e-effort para kilalanin kayo. Kasi bahagi ng ating pagkatao is for us to be known. We want to be known. Hindi tayo yung tipo ng nilikha ng Diyos tapos wala lang. Matutulog, kakain. No? Part of our nature is for us to create relationships with people and part of it is for us to be known. Kaya we cannot forge relationships kung hindi tayo marunong magpakilala sa iba. Kaya mapapansin nyo yung mga secretive, yung mga taong hindi sila kilala, sila yung hindi nakabuo ng malalim na relasyon sa iba. Pero ito, kailangan nyo maunawaan. Dahil kilala tayo ni Lord, alam niya mga kahinaan natin, siya rin ang makagawa ng paraan kung meron tayo mga problema sa buhay. Because Jesus knows everything about us. Ano sinasabi ng Psalm 139? I really like this, no? O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Take note nito. Alam ni Lord yung lahat ng laman ng ating puso. Kung tayo may kahinaan, alam ni Lord ang hugot natin, ba't tayo nagkaganon? No? Kung meron man tayo mga bagay na nagawang masama, alam ni Lord din kung ano mga context o mga dahilan kung bakit napili natin gawin nun. So wala tayo may tatago sa Panginoon. He is familiar with all our ways. So what do we need to do kapag alam natin kilala tayo ng Diyos? Magtapat tayo sa Diyos. Alam niyo, pag hindi tayo nagtatapat sa Diyos, parang sinasabi natin, no, na kaya natin magtago sa Diyos. Parang elepanteng nagtatago sa ilalim, o hindi sa ilalim, sa likod ng puno ng kamatis. Nakakita na po kayo ng puno ng kamatis, yung maliit lang. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Kaya importante, if we have this knowledge that God knows us, so let's be transparent na. Aminin natin sa sarili natin, Lord, ito ako. Hanggang nagtatago kayo, hindi kayo kailangan ano hindi kayo magagawa ng paraan ng Diyos na mapagaling perhaps kasi hindi namimilit si Lord eh. No, tandaan nyo, binigyan tayo ng free will ng Diyos, either mahalin natin siya o lumayo tayo sa kanya. Your choice, kapatid. Kung kayo lalapit sa Panginoon o hindi. That's why you have to understand, no? If God knows us, he can relate with us. And as he relates with us, he reveals himself to us. Okay? So pag alam ng Diyos yung sa tayo nang gagaling, alam niya rin paano atakihin, no? Yung ating pag-uusap. Kaya ang galing ni Lord, no? From the physical water, dinala niya sa conversation na spiritual. From the physical realm to the spiritual realm. At noong nagkaroon ng spiritual conversation, unti-unti na-reveal dun sa babae kung sino si Jesus. Notice this. There's the progression. Ito rin, makaka-relate kayo dito on how, sa mga Kristiyano, how you became born again and how you became intimate with the Lord. At first, ang tawag sa Panginoon ng babae, Sir. So, Jewish man. You're an enemy. No? So, parang tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang tingin natin sa Diyos, nalayo-layo. At ang sabi ni Paul, no, sa Ephesians, no, we have become enemies of God because of our sinful nature.
So as the conversations went on, yan na. Natuunan doon sa spiritual na usapan about Jacob's well, Jacob's water. Kasi sinabi ni Lord, yung tubig na ibibigay ko, higit sa tubig na maibibigay ng balon na yan. So now, ang tingin ngayon ng babae, parang kayo'y mas matindi pa sa aming ninuno. So, from an enemy, unti-unti, nabubuksan ang isip niya, hindi normal na tao tong kausap ko. And eventually, nung sinabi ni Lord sa kanya, alam mo, wala kang asawa ngayon eh. So, dumating sa punto ng kanyang pag-iisip, baka parang propeta to. So, as God's representative, Jesus, had this power to convict, that woman of her sins. Alam nyo, when you encounter the Lord at ang banal na spirito because they have the same nature, kahit tinatago nyo yung kasalanan, makukonvict kayo ng kasalanan nyo. At doon yung malalaman, napakadumi ko sa harap ng Diyos. At doon nagsisimula yung papunta ng kaligtasan. Kasi without repentance and the spiritual conviction, you cannot see yourself sinful before God. So ito nangyari dito sa babae. And eventually, if you continue reading the text, John chapter 4, ang tawag niya kay Lord, Messiah, Savior, the Lord of all. You see the point? Kapag si Lord nagpapakilala sa atin, maaring yung ating kakayahan na kilalanin siya, maaring mabagal o hindi pa tayo masyado receptive, pero you know the progress. Kaya anong sinasabi ko lagi sa mga bagong Kristiyano? Lalago kayo dapat sa Panginoon. At kung paano kayo lalago ay base sa desisyon ninyo na lumapit sa Kanya. That's why we have spiritual disciplines, we have this parang mga testings and trials na kailangan nyo yakapin, huwag nyo i-re-reject kasi part siya ng growth ninyo. You have the spiritual community to help you. That's the way ng Panginoon, the biblical way para kayo maging intimate sa Kanya. So tandaan nyo yan, from an enemy papunta bilang Messiah. So ang ganda ng kanyang sequencing. So I want you to take note of this. Na habang kayo naglalagi sa presensya ng Diyos, mas makikilala nyo siya. At itong matindi, sinabi ni Lord, Jesus is the source of living water. So again, hindi ito physical na tubig, kundi spiritual. No? Well, if you read the chapters before that, sa John, ang daming analogy on water. No? Sa John chapter 2, yung sa kasalan sa Kana, yung water naging alak na dekalidad. And then, sa John chapter 3, John's baptism was replaced by that of Jesus. Kaya sabi ni John, I baptize you now with water, but there would be a man that would come after me that would baptize you in spirit and in fire. So, okay, talks about water. And then, yung well water ngayon na sinasabi na makukuha sa Jacob's well will be replaced by the living water himself. Sino yun? Si Jesus. Kaya ano sinasabi natin dito? Without Jesus, you cannot quench your thirst sa maraming bagay. Ito, isa sa possible reason bakit nagkaroon ng encounter si Lord sa babae. Kasi alam ni Lord yung need ng babae for relationships. Maybe ang kauhawan ninyo ay sa relasyon, papalit-palit ng jowa, papalit-palit ng karelasyon. Pero isa lang ang katotohanan. Hanggat hindi kayo nakokontento sa Panginoon, hanggat wala si Jesus sa buhay ninyo, hindi kayo pwedeng kumpituhin ng ibang tao. Yan ang katotohanan, mga kapatid. I've been doing my Love Track seminars for more than, I started 2006. So, ano ngayon? Almost 15 years. I've been doing the seminars for more than 15 years at ito napatunayan ko. Maraming tao gustong mahalin sila. Pero hindi nila nalalaman na ito. Hindi sila makukompleto ng pag-ibig ng tao. That's why may sinabi si Lord sa John chapter 7. On the last and the greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, sinigaw niya ito. Hindi ito sinabi lang ng pabulong, sinigaw niya.
If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Hindi si Lord MWSS o Nawasa, bibigyan kita ng mineral water. No, hindi yun ang sinasabi niya dito. This is a spiritual nourishment. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. That's analogy. And yung living water na to, by this, he meant the spirit. Ang banal na spirito. Kasi during that time, hindi pa matindi ang galaw ng banal na spirito. Kumbaga yung dispensation, so-called theological term natin. No? Hindi pa ganun ka extensive ang galaw ng banal na spirito. Meron lang mga limited na mga tao o limited number of people who would be anointed to do the task of God. Kaya ang mga tao talaga, honestly, ang hirap din na mapagtanggupayan ng kasalanan kasi they don't have the empowerment of the Holy Spirit, whom those who believe in Him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. So ano sinasabi natin dito? John chapter 4 talks about the living water. Sinasabi ni Lord, kapag kayo lumapit sa akin, the Holy Spirit would dwell in you and would give you life. So mga kapatid, nagubat tayo sa church, hindi para gumawa lang ng ritual. Kasi maraming religyoso, no? Pero hindi kayang pagdagumpayan ng kasalanan. Kasi bakit? They don't have the empowerment of the Holy Spirit in them. So ito na yon. Kung meron tayo mga kauhawan, kahinaan, lapit tayo kay Jesus at bahala ang banal na spirito tumulong sa atin. No? The Holy Spirit would make us holy. The Holy Spirit would empower us to do God's will. Kaya sinabi dito, no, ni John the Baptist, sabi niya, sinabi ko nina, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So, mga kapatid, when you encounter Jesus, you would have the ability to overcome sin and to do God's will. Kaya kung tayo walang kabuhay-buhay, lumapit tayo sa bukal at source ng buhay. That is Jesus. And Jesus would lead us to true worship. Nagkaroon ng dilema dito yung Samaritana. Kasi akala niya, ang tamang paraan ng pag-worship ay doon sa kanilang bundok, Mount Gerizim. Pero may iba rin version ng mga Hudyo. So, ano sinasabi ni Lord dito? Basahin natin, ha? Ulitin natin yung text. Basahin natin. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. When you say worship in spirit, hindi pwedeng limitahan. No? Hindi po pwedeng doon lang sa templo sa Jerusalem, doon lang sa Mount Gerizim, anywhere. Because God is Spirit, hindi siya nalilimitahan ng lugar. Sa kwarto mo, sa CR, habang naliligo ka, you can worship the Lord, sa trabaho. Yun ang version na sinasabi ni Lord na this time has come na hindi kayo pwedeng limitahan ng lugar kung saan kayo pwede magpuri sa Panginoon. But you have to take note of this. You know? Sa ibang version, yung Spirit dyan, malaking S, no? So, talking also of, without the help of the Holy Spirit, you cannot truly worship God. Because worship is the connection of your spirit sa Spirit ng Diyos. Okay? Kaya, pag mag-worship time, kapag connected na connected yung spirit man mo, no? Sa presensya ng Diyos, it changes you. Heaven, open heaven. At ito pa, when you worship the Lord, it must be based on truth. Sinong truth? That is Jesus. So, hindi ka pwede mag-worship na hindi focus kay Jesus. Kasi si Jesus, ang tanging paraan para tayo mabago ng Diyos at siya ang tanging paraan makapunta tayo sa presensya ng Diyos. John chapter 14, 6 and 7, no? Sabi dito, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, sabi ni Lord, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him. So, kung nakita
nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. I and the Father are one. So, hindi mo pwedeng sabihin na maraming paraan para makaabot sa Diyos, no? Alam niyo, ang New Age movement, yung mga liberals na atheists at agnostics, sinasabi nila, may iba-iba tayo ng paraan para pumunta sa Diyos. No. The Bible tells us, there's only one way para makalapit tayo sa Diyos. And that is through Jesus. Okay? John chapter 14:6. Tandaan yan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Ito na. When you encounter Jesus, I'll end with this, you would surely be changed. Nalaman natin na si Jesus pwedeng maging enemy natin pag wala tayo sa Panginoon. Jewish lang siya, man. Alien. Pero unti-unti, habang tayo lumalapit kay Jesus, nakikilala natin siya bilang higit sa ating mga kilala. Isang personang higit sa kasaysayan, isang propeta, God's representative, hanggang tuluyan nating makilala siya bilang Lord of all. At when you have that knowledge, your life will never be the same again. Let's read John chapter 4:28-30 and 39-42. Ito yung nangyari sa Samaritana. Then leaving her water jar, iniwan niya yung kanyang kanyang banga. No? Sobrang tuwa. The woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" They came out of the town and made their way toward him. So nagtawag siya. Maring iniwan niya kasi feeling niya babalik siya. Many of the Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony. Imagine mo, mula sa adultery of woman, ginamit ni Lord bilang evangelist ang babae na ito. Point. Major point. I want you to take note. Huwag niyong titingnan yung inyong mga kasalanan o nagawa para sabihin niyo sa sarili niyo hindi kayo pwedeng gamitin ni Lord. Because the Lord is in the business of changing lives. Tandaan niyo ha, sa pamamagitan ng isang babae, nakakilala sa Diyos ang maraming Samaritana. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them. And si Jesus nagstay pa 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." Hindi na namin kailangang maniwala lang dahil sinabi mo, kasi kami mismo nakarinig sa kanya. You know the key here? Minsan kapag sinasabi lang ng mga pastor na ganito si Jesus, wala lang, ano? Pero when you truly encounter Jesus, when you have the direct encounter kay Jesus through prayer, through preaching perhaps, and through reading of the word at nangusap sa spirito nyo, that's the most powerful moment of your life. And you like this to happen to your life? Kasi ba mangyari ito? I really like you to know, to desire that. No? Bakit? Kasi the greatest decision you could ever make in your life is to offer your entire personality kay Jesus. So kung lahat sa inyo na nanonood gusto ito, lapit tayo sa Panginoon. Panalangin tayo. Let's pray. Lord, we thank you. Dahil alam namin, Panginoon, bumabago ka ng buhay. Ano man ang aming pagkukulang, Panginoon. Kayo ang nagbibigay pagkakataon sa amin at ng mga chances para magbago. Lord, lapit ang mga nakikinig. Lord, hear their prayers and requests. At ano man na mangyari, Panginoon, kayo ang bumago sa kanilang buong pagkatao. Sa mga nakikinig, pwede nyo sabihin, nakikinig si Lord sa atin ngayon. Panginoong Jesus, kayo lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Tawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ako, Panginoon, mula sa aking mga kalikuan. Baguhin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko para sa kaluwalhatian mo. At magmula ngayon, magpapagamit ako
para maabot ko rin ang iba sa pamamagitan ng pagmamahal at kapangyarihan mo. Salamat, Ama. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung nakatulong ang aking mensahe ngayon sa inyo, you can share this video. At sa lahat na nanalangin, if you said that wholeheartedly sa inyong puso, kung kami makakatulong sa inyong spiritual life, just PM us. Sa ngayon, limited pa yung aming mga face-to-face gatherings. We have our mga communities sa Enta, sa Rosario, at sa Kalawaan, sa Pasig. At we have our main office sa May Bunga. Well, kung may pagkakataon, you can visit us. Or kahit hindi pa tayo nakikita, well, you can PM us so that we can help you grow in your spiritual life. We can have our Zoom meeting naman kung gusto niyo ng discipleship lessons. So, importante na hindi tayo tumitigil sa paglago kahit may pandemya. Okay? So, makita-kita po tayo muli next week. Papatuloy ang ating series, Touched by Jesus. So, katulad ng Samaritan Woman, anuman ang ating kahinaan, anuman yung ating pagkukulang, anuman yung ating mga kasalanan, mahal pa rin tayo ni Jesus at kaya niyang gamitin tayo para sa kanyang kapurihan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon, may the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace always. Maraming salamat po. See you next week.